So, ang ituturo natin ngayon is random variables. Ang set ay isang group at yung elements ang bumubuo sa set. So, bale, yung elements ang bumubuo sa set natin. Example dyan is rainbow. So, ang set ng rainbow ay yung mga color nito katulad ng red, violet, at iba pa. So, ito yung tinatawag na set of ordered pairs. Isa yan sa alimbawa ng set. Ang domain ay tinatawag na X at ang range ay Y. So, ang domain dito sa set natin ay itong 2 at ang range naman natin dito sa set ay itong 4. May iba't ibang experiments tayo sa random variables. Isa na dyan ang tossing coins. So, yung mga outcome sa tossing coin is 2, number of trials, 1, then 2, number of trials, 2. So, isa na dyan sa example ng activities or experiment sa random variables. Kapag discrete, ang discrete ay can be counted. And yung continuous, ito yung hindi nakakount or measurable lang siya. Halimbawa sa ating tossing coin. So, ang hinahanap natin is T. T ang hinahanap natin sa tossing coin. So, yung domain square natin, So, mag-aano lang tayo ng mga possible outcomes sa head and tail. Example, H. H, T. H, T. H, T, H. T, H. T, H, T. T, T, H. Then, T, T, T. So, yung Y natin dito, di ba, ang hinahanap nating Y is yung tail or T. So, bibilangin natin sa domain square natin kung ilan yung T. So, sa una, wala tayong T, so 0 siya. Sa pangalawa, isang T natin, so isusulat natin 1. Sa pangatlo, dalawang T natin, isusulat natin 2. Dito naman, isa yung T natin. Dito din, isa yung T. Dito naman ay dalawa. Ganon din dito, dalawa, at dito ay tatlo. So, yung possible values natin dito is 1, 2, 3. Hindi siya pwedeng sumobra sa 4 kasi wala namang 4 na nasulat na T. So, yung possible values natin, possible values is 0, 1, 2, 3. Hindi siya pwedeng lumagpas sa 4 kasi wala naman tayong 4 na nakikita dito. Kaya ang possible values natin ay 0, 1, 2, 3. May isa pa tayong halimbawa. Possible outcome. So, dito sa problem natin, 2 balls are drawn in succession without replacement from you are containing 5 red balls and 6 blue balls. Let Z, the random variables representing the number of blue balls. Find the value of the random variable Z. So, ang hinahanap nating random variables dito is B. So, yung R daw is nagre-represent ng red ball at yung B is nagre-represent ng blue ball. Ang hahanapin natin dito is yung P. So, ito yung mga possible outcome niya. RB, BR, BB, at RR. So, katulad nga ng sinasabi natin, ang random variables na hinahanap natin is B, which is number ng blue ball. So, ilan yung nakikita nating B dito? Isa. Dito, ang nakikita nating B is isa din. Dito naman, ang nakikita nating B is dalawa. Dito, 0. So, ano yung magiging possible outcomes or
ano yung magiging possible values natin? 0, 1, 2. Hindi siya pwedeng lumagpas sa 3 kasi wala naman tayong 3 na nakita. Or hindi siya pwedeng lumagpas ng 3 kasi wala namang tatlong B ang nakita. So, ang possible values natin is 0, 1, 2. Yan ang possible values natin. At ganyan kung paano mag-solve ng random variables. Muli, ako po si Angel Abadan, Grade 11 Human Advocates, at ito po ang video ko sa Statistics and Probability.